Oh, syempre, bangit yun sa amin, nasa Muslim, na bumibili kami na. May kaning baboy pa pala yan. Yo, what's up mga kabiyusik? Ayan, so nagbabalik na naman tayo sa video reaction. So, eto, mainit na talaga yan at mainit na issue po. At siyempre po, sa lahat po ng mga nakakapanood o manunood, no? So, pasintabi na lang po at ating po pag-uusapan. Ang issue po sa General Santos po. Ang dami po nagko-comment ng negative at ang dami po nagiging buzzer po, no? So, eto, pakinggan po muna natin ang ating complainant, no? Na isa pong Muslim, no? So, anyway guys, papasukin po natin. Sa Muslim po, syempre bangit yun sa amin, nasa Muslim, na bumibili kami na, may kaning baboy pa pala yan. Lahat ng kuwan sir lang, ano, ng barilis, hindi na ipapasok dito. Kasi pag may barilis, may dugo talaga. Ayun mga kamiyosik, pati yung LGO ng General Santos po is gulat na gulat doon sa sinabi po ni ate na may halo po o may dugo po ng baboy, no? Kahit hindi pa nakapaan nalagay ng parilis. So ibig sabihin, matagal po ito nangyayari po sa merkado ng General Santos po mga music. So ang tanong, bakit hinahaluan po nila ng dugo ng baboy? So ayon po sa pagsusuri, ayon po sa pagsusuri at ayon po sa mga tindera po, ito po ay nagpapapress po ng itsura po ng isda po, no? Kumbaga, makikita po is mamumula pa ho yung isda po, no? Siyempre po, ang dugo ng baboy po is pulang-pula yan. So, papasok po doon sa, ano pang tawag ng ano, yung asang po ng isda, no? So, kung ano man yung tawag nyo, no? Kayo na pong bahala po kung anong ibig sabihin nun. So, siyempre, pagka once na pumasok doon at mananatili po yung dugo, ano? Siyempre, mamumula talaga yung mga amusik. Yung po ang purpose po ng mga kapatid ng mga tindera po sa merkado po, no? So, kayo na pong humusga po. Ibig sabihin, matagal na po ito ginagawa po sa merkado po ng General Santos mga music. So, eto, pakinggan po natin kung anong ibig sabihin at sinasabi po ng kapatid po natin na si Ka Ilong TV. Okay? Bagong kuha at mapapaniwala ang mga bumibili na bagong-bago. Ngunit hindi nila naisip na ang pagbebenta sa ganung paraan ay pangmamalabis at pangdadaya. Pinapaniwala nila ang karamihan na presko ang isda na kanilang ibinebenta, ngunit ito pala ay pawang pandaraya. Dahil dito, nakarating sa LGU Jensan ang issue at umaksyon sila ukol dito. Nakumpirma nila na totoo ang balita na mayroong mga iilang nagbebenta ng isda na hinahaluan ng dugo. Sa kanilang pagbisita sa palengke, apat ang kanilang nahuli at pansamantalang natanggalan ng permission para mag-operate, maging ang kanilang mga business permit ay natanggal na rin sa kanila. Ayun mga kamusik po, no? So inyo po napakinggan po, no? So nung malaman po ng LGO ng General Santos po, no? So agad po nilang pinuntahan po, no? Apat po ang kanilang inabutan o na-confiscated, no? So yun, tama lang po talaga na natanggalan po muna silang pagsamantala po ng permit, no? So kung tutukusin niya is bibigyan sila ng penalty kasi siyempre matagal-tagal na po nangyayari yan, no? Yung kalakalan na pagbibenta po ng ganon na hinahaluan po ng dugo ng baboy po, no? So gaya po ng sinasabi ko po, no? Walang problema po, no? Wala pong problema kung ano yung binibenta po ninyo po, hinahaluan po ninyo. Pero dapat nagbibigay kayo ng abiso sa mga kapatid po natin, mga Muslim, na huwag po kayong bumili dito ate kasi meron pong haram, no? Nahaluan po ng haram. Siyempre po, hindi na po yung magpapanik. Kumbaga, aatras na lang, uurong na lang po, no? Maghahanap na lang ng ibang mabibilihan po, no? So, ang nangyayari po dito, so parang pwede natin sabihin, nilalaso po ninyo ang mga kapatid po natin, mga Muslim po, para pakainin po sa pinagbabawal po, no? So yun po ang nakikita ko dito mga kamusik eh. Parang sinasadya po na pakainin po natin ang ating mga kapatid na mga Muslim po ng baboy po, no? Yun po ang nakikita ko dito mga kamusik.
So parang lumalabas po dito, sige, wala kaming pakialam dyan, no? Total, bawal sa inyo to. Sige, bumili kayo ng bumili po, no? Yun ang nangyayari doon. So lumalabas po, sa parang sinasadya po talaga na para magkakain po yung mga kapatid po natin ng mga Muslim ng haram. So pangit po, ganun ang kalakala po mga kamusik po. Dapat lang, tama nga lang talaga na bigyan sila ng parusa po, no? Hindi lang po nga tanggalan ng permit, pwede po silang bigyan po ng penalty po para po hindi po tularan po ng ibang mga nagpipenta po sa merkado po, no? Kasi hindi po basta-basta yan, di ba? Yung haram po kasi, ayon sa banal na Quran po, kung ano yung tradisyon po ng ating mga kapatid na mga Muslim, so sana po wag naman nating bastusin po, no? I-respect po natin, no? Kasi yun lang po talaga, respetuhan na po tayo, no? So yun po talaga mali doon, eh. Kung talaga sinabi mo lang na wag muna kayong bumili dito kasi may haram, no? Hindi na po aabot ng ganun. So alhamdulillah, thank you so much, dahil kahit pa paano po nagkakaalaman po yung mga galawan po sa merkado po, no? Pasensya na po, natatapik po yung microphone natin, no? Sa kalikutan po natin. Once again, thank you so much, and sana po hindi po itutularan po ng ating mga nagpipinta po sa merkado po, no? Maaalarma na po yung buong Pilipinas po pagdating po sa ganito po, no? Hindi lang po mga tindera, pati na rin po ang mga mamimili po nga mga kapatid ko po nga mga Muslim. Once again, CJ Vlog Music again. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. God bless everyone.